So magandang umaga sa inyo mga kabukid, no? So ngayon po ay so katapos ko lang rin magtanim mga kabukid ng so pwis pa ako ngayon. So katapos ko lang mga kabukid magtanim ng durian. So ngayon po ay alas 6 ng umaga mga kabukid. So medyo mataas na yung tirik na araw. Pagod. So ngayon po ay hindi ko na lang na-videoan kanina dahil nga hindi ko na nakuna ng video yung pagtatanim natin ng durian dahil nalimutan ko mga kabukid na may vlog na pala ako ngayong araw na to. So naalala ko lang. So ito po, nagtatanim tayo ngayon ng iba't ibang uri ng halaman mga kabukid sa araw na to. So tuwing umaga lang tayo magtatanim mga kabukid dahil nga medyo kapos tayo ngayon sa budget, sa pagpapatanim. Wala tayong pambayad ngayon sa ating paupa. So ngayon utay-utayin ko mga kabukid dahil nga madalas mag-isa lang ako sa farm ay utay-utay natin magtanim, no? So 30 hanggang 40 puno lang tayo araw-araw. So kasama na doon yung mga gusto nating itanim, yung langka, yung mangustin, rambutan at abukado, tsaka may kunting durian mga kabukid ay yun po. So utay-utay lang natin ito mga kabukid, no? So kung maka 10 araw tayo eh may 300 puno din yung mga kabukid, so kakunti lang naman to. So yun po, utay-utay lang natin ito mga kabukid, no? Ito pala yung durian natin mga kabukid, no? Hindi ko na napakita kanina. So nga ngayon lang. So ito po. Tinanim ko siya. So pwede na to. Iniisip ako. Itinatanim ko mga kabukid yung lansones sa tabi ng saging dahil ang saging ay malamig sa halaman, no? Sa ibang katabi ng halaman dahil yung shades nito ay nakakatulong para mapanatili yung moisture ng lupa sa katabing lupa mga kabukid katulad nitong lansones. So pagdating ng tag-init, makakatagal ito. So mabubuhay ito at makakasurvive sa katagalan ng panahon ay ito, makakapamunga pa ito. Kunting bunga yung saging. Abunuhan natin. Malay mo. Lumaki yung mga saging. Thank you.
So yun nga mga kabukid, no. Sa medyo katapos na natin magtanim ng lansones at saka avocado. So hindi ko pa na itatanim yung mangustin, no. So naitanim ko na rin yung durian natin mga kabukid. At gusto ko sanang magtanim pa ng iba pang halaman mga kabukid. So ganito lang po. So inuutay-utay ko kasi dahil yun nga medyo short tayo ngayon sa ating budget para sa pagpapatanim o pagpapaupa, no. So inuutay-utay ko lang. So tatanim ako ng 30-30 puno kada araw. So kung maka 10 araw ako, bayanin ko man isang buwan, matatapos ko yung aking tanimin, no. So nasa kulang 400 pa yon, pero konti na mga kabukid, no. Kabukid, no. Yung iba kasi mga kabukid ay hindi ko naman yung iba kasi dito mga kabukid ay tinatanim ko dahil yung iba ay hulip lang, no. Hulip yung iba ay dagdag, yung iba naman ay pinaltan ko yung mga patay dahil marami ring namatay ng mga lansones tsaka rambutan. So sayang din kung hindi natin hulipan, hindi natin matatapos yung isang linya kasi patanim tayo ng mga 30 lansones, pagka bungi-bungi o may namamatay, kailangan matamnan natin mga bukid, no. So sayang kasi yung oras, kahit papaano tumatakbo yung panahon ay mayroon tayong hinihintay nga. So katulad nga nasabi ko, lagi tayong may hinihintay, may mangyayari sa mga susunod na taon mga bukid, no. So malay mo, bumunga agad kahit na katatanim pa lang. So sa ngayon mga kabukid ay bala ko rin talaga magtanim pa ng mangustin. So ngayon ay hindi ko pa kinaya dahil medyo mabigat, no. Medyo mabigat yung gawa natin ngayon. So sa araw-araw mga kabukid, ganito yung gawa ko kapag tapos na ako magpunla ng, kasi napupunla rin ako mga kabukid ng papaya doon sa bahay. Kasi may mga namatay rin dito papaya. May mga ibang namatay rin dito. So huhulipan ko rin, no. Hanggang dito na lang tayo mga kabukid. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagsubaybay dito sa ating channel mga kabukid. Sana po ay pindutin nyo po subscribe button at ang notification bell para po lagi po may updated dito sa ating channel mga kabukid. So ngayon po ay uwi na muna ako mga kabukid at bukas ulit. Alam mo.